Hello, Faith Friends! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Mildred Malaluan at masaya po ako nagbabalik ngayong araw na ito upang maging bahagi ng ating Faithbook We Reflect series. Ngayon po ay araw ng Sabado, September 18, 2021. Napakaganda po ng storya ng ating gospel ngayon. Ito po yung storya tungkol sa Parable of the Sower o yung tinatawag po natin sa Tagalog na ang talinhaga ng manghahasik. Isang napakagandang mensahe ng ating Panginoong Jesus na ibinibigay po sa atin ngayon. Alam niyo po, araw-araw, napakaganda ng kwento ng ating mga ebanghelyo na ibinabahagi po sa atin. Araw-araw tayong binibigyan ng pagkakataon upang makita ang ating sarili, magnilay sa ating buhay pananampalataya at ang ating buhay bilang Kristiyano. Gaya po sa kwento ng ating ebanghelyo ngayon sa talinhaga ng mga hasik, ang binhi nga po dito ay sumasalamin o naglalarawan sa salita ng Diyos. At ang iba't ibang klase naman po ng lupa ay naglalarawan sa ating katauhan bilang isang Kristiyano. Kumbaga kung paano tayo tumatanggap sa salita ng Diyos, kung paano natin tinatanggap ang binhi at paano ito tumatanim sa ating puso at sa ating isip bilang isang Kristiyano. Ang ating po kasing buhay pananampalataya talaga ay hindi naman siya instant. Talagang ito ay journey, isang paglalakbay. At minsan ang ating buhay pananampalataya ay umaayon sa kung ano ang katatayuan natin sa buhay. Umaayon ito kung ano yung nararanasan natin sa buhay. Minsan kapag tayo ay punong-puno ng problema, tayo ay nanghihina, kahit ang pananampalataya natin nanghihina, kapag tayo ay galit, ayaw nating tumanggap ng mga advices, kapag tayo ay punong-puno ng mga struggles sa buhay, minsan sarado tayo. So, gaya po ng paglalarawan ng iba't ibang klase ng lupa sa ebanghelyo, ganun din tayo eh. So, umiikot din tayo sa mga katangian na ito. Pero isa lang ang gustong ibigay sa atin na mensahe ng ating Panginoong Jesus ngayon. Ang tayo ay manatili na isang matabang lupa, the good soil. Yun po ang isang mensahe na kailangan lang nating i-absorb at i-digest ngayong araw na ito. Ang hamon sa atin upang tayo ay maging isang mabuting Kristiyano na bukas ang ating puso at bukas po ang ating kalooban upang tumanggap ng salita ng Diyos. At itong salitang ito ay ating gawing gabay para sa ating pamumuhay. Despite ng lahat ng mga pinagdadaanan natin, kahit tayo may problema, kahit tayo ay maraming pagsubok sa buhay, mananatili tayong matatag sa ating pananampalataya kasi nandyan yung salita ng Diyos na gagabay sa atin. At sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, kahit ang ating pananampalataya ay sinusubok, pero hindi tayo bibigay, hindi tayo matitinag, at tayo ay magiging isang productive pa rin na Kristiyano, ilalaban natin yung ating pananampalataya na ito. So, yun po ang isang napakagandang mensahe na kailangan nating i-absorb ngayong araw na ito na ibinibigay sa atin ang ating ebanghelyo. Yan, yun lamang po ang aking maibabahagi sa inyo at nawa po ay tayo ay patuloy na sumubaybay at makinig po sa ating YouTube channel, Facebook PH, at nawa po ay patuloy nyo rin pong bisitahin ang ating website www.facebook.ph. At the same time po ay malugod kaming nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay araw-araw na nagiging bahagi ng aming Faithbook We Reflect series. Magandang araw po sa inyong lahat and good day everyone!